Mabaging aming dakilang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapakaran ng inyong banal na salita. Dahil sa inyong dakilang pagkabay sa amin, kami po ay nakatipon sa oras na ito sa inyong harapan. Kaya po, pakitulungan niyo po kami sa oras na ito ayon sa inyong kabutihan. Bigyan mo kami ng inyong karunungan at kalakasan upang sundin ang inyong kalooban sa pamamagitan ng aming nalalabing pamumuhay. Nakita po namin na maraming tanda ng katapusan ng panahon ay naganap na. Kaya po, pakigabayan niyo po kami upang ipangaral ng inyong ebanghelyo ng mabuti sa pamamagitan ng konting nalalabing panahon. Nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa amin sa lahat ng oras. Itinalangin namin ito sa pangalan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Okay po, buksan po natin ang Biblia. Roma. Roma po. Roma chapter 3. Roma chapter 3, verse 28. Sapagkat pinaninidigan natin na ang tao ay itunuturing na ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Verse 22, ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat ng mga sumasampalataya sapagkat walang pagkakaiba. Ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng ano po? Pananampalataya kay Jesucristo. Tapos tayo pa ay ang tao ay itunuturing na ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Ibig sabihin ng yung verse na ito, para sa ating kaligtasan, yung gawa natin ay walang kabuluhan. Okay? Yung gawa natin ay walang kabuluhan para sa ating kaligtasan. Tapos, kung ganun paano, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, naligtas po tayo. Yun pa ang ibig sabihin ng verse na ito. Kaya, yung pinaka-punto sa mga verse na ito ay pananampalataya. Pananampalataya, ito po ay ano po, iisang importante topic sa Bible dahil ligtas na po tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kahit sinabi ng Bible na ganito, kasamaang palad, ang maraming kaluluwa ay umaasa sa kanilang gawa para sa kaligtasan po nila. No? Kaya alam po nila na si Jesus ay pinako sa cross, alam din po nila na ang pananampalataya ay importante, pero inaasahan pa rin nila ang gawa nila para sa kanilang kaligtasan. Kaya po, sabi ng Biblia, matigas daw ang puso nila. Pero kabutiang palad, tayo naman po dito sa church, tayo naman po naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya po, ito pa ay malaking biyaya. Malaking biyaya. Pananampalataya. Pananampalataya naman po ito ay ano po? Libre po ito. Paano natin makamtan yung pananampalataya? Paano po? Ano po ang kailangan? Kailangan po ba yung pera para magkaroon tayo ng pananampalataya? Pera po? Kailangan po? Hindi. Kailangan po bang yung mga exam? Parang entrance exam? Wala din po. Yung pananampalataya ay kaloob ng Diyos para sa atin. Kung meron po tayong espiritu, kung meron po tayong kaluluwa, hindi katulad ng hayop, kung meron po tayong espiritu, maaaring magkaroon tayo ng pananampalataya. Tapos, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, makapunta pa rin tayo doon sa kanyang walang hanggang
maluwahating kaluwahatian. Kaya po, gaano kahalaga ang pananampalataya, gaano kabuti ang ating Panginoon, dahil sinabi ng Bible, ang tao ay itunuring ng ganap sa pananampalataya lamang, na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Kung kasama ng gawa ng kautusan, eh, malaking problema ito. Sino ang maliligtas kung ganon? Dahil, kaya nang alam ninyo, yung gawa po natin ay hindi perpekto. Eh, kaya po, sabi ng Biblia, yung mga pananampalataya, ito pa ay para sa lahat ng kaluluwa. Ngunit, hindi maraming tao ay maligtas dahil sa katigasan ng ulo nila. Doon po sa ikalawang Thessalonica, chapter 3, ikalawang Thessalonica, chapter 3, verse 2, verse 1, sa katapusan ang mga kapatid, idanalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap, luwahatiin, natulatin sa iyo, at upang kami maligtas sa mga taong makasalanan ay masasama, sapagkat hindi lahat ay mayroon pananampalataya. Hindi lahat ay mayroon pananampalataya. Sinabi ng Panginoong Hesus, konti lang maliligtas. Konti lang. Kung inisip natin na marami na tayo, pero kumpara sa populasyon ng Naga City, ilan po sila? Yung populasyon ng Naga, kasama ng mga palibot, mga 170,000 lang yata, 1,000 na yata. Tayo naman po, mga 300. Kumpara sa populasyon ng lungsod na ito, lugar na ito, konti lang po kami. No? Sabi ng Biblia, hindi lahat ay mayroon pananampalataya. Hindi lahat. Gaya ng alam ninyo, sa inyong lansangan, sa inyong barangay, halos lahat sila hindi paligtas. Halos lahat sila hindi paligtas. Hindi sila nakakaalam kung anong sinabi ng Bible. Kaya po, bakit po ganun? Kasi, una, lahat po tayo ipinanganak ng makasalanan, kaya basically, matigas ang puso natin. Kaya konti lang maligtas. Sa panahon ni Noe, ilan po sila naligtas sa panahon ni Noe? Walo lang. Dami naman yung mga tao sa panahon yun. Mga ayon sa computation ng scientifico, yung population ng sa panahon ni Noe, mga 200 million. 200 million. Kasi kapasimula pa lang naman yung kasaysayan ng tao. Ngayon, mas madami naman po. Basta 200 million daw. Pero walo lang silang naligtas. Kaya sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon Jesus, Lucas chapter 12 verse 32, sabi doon, huwag kayong matakot, munting kawan. Munting kawan. Do not fear, little flock. Little flock. Konti lang daw yung mga tunay na tupa. Yung mga tunay na ligtas, konti lang daw po. Huwag kayong matakot. Ang buti, nandito po kayo sa grupo ng tunay na ligtas. Karamihan sa mga kaluluwa ay nahuhulog sa impyerno dahil sa kasalanan po nila. Kaya po, yung mga Bible verse na binabasa po natin ay napakahalagang bagay. Dahil dito, ligtas na po tayo. Kaya huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat nakakalugos sa inyong ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ang kaharian. Darating na po ang Panginoon. Ang kanyang kaharian, darating na po. Lalong-lalo na ngayon, napakalapit na, no? Kaya ngayon naman po, dahil sa coronavirus, siguro mo lilitaw po yung mga magandang klase ng vaccine, siguro mo end of this year o next year, kahit dito sa Pilipinas, kung ganon, mo next year medyo nagiging konting maayos.
Akala nila, nawala na yung sakit, coronavirus, yun lang iniisip nila. Pero dahil dito, ano pa ang lumitaw? Sistemang 666. Ngayon, meron po tayong lahat, ano po, halos lahat, meron po tayong QR code. Alam niyo po ba QR code? QR. Isard? Isard? Meron akong QR code. Itas ng inyong kamay. Meron akong QR code. Dati, wala naman eh. Tama po? Ngayon, meron na. Dati, wala. Ganyan. Ngayon, meron na. Ito po ang katuparan ng propesya. Unti-unti, taon-taon. Sa bandang huli, ano po? Sa kanang kamay, sa noo. Makaroon sila ng tata. Ngayon, doon po sa Amerika, alam niyo po ba yung Amazon? Amazon po, Amazon yung kumpanya, online company, ano, negosyante. Meron silang Amazon Go, Amazon Go Shop. Amazon Go Shop naman, hindi kailangan yung pera. Kung meron kayong smartphone, ilagay na lang yung Amazon Go application. Kung pumasok kayo doon, kung bibili ka, kung pipili nyo yung mga ilang produkto, automatically may computation dito. Tapos kung lumabas ka, bayaran na kaagad sa pamamagitan ng inyong cellphone, smartphone. Yung pang Amazon Go, Amazon Go Shop, Go na lang, Go, tapos Go, tapos na. Ngayon naman, yung Amazon Go ay na-develop na po paulit. Ano po? Hindi kailangan smartphone pa. Yung kamay mo, dalhin. Yung kamay na lang, sa halip ng face nyo, kamay na lang i-register sa application. And dalhin mo yung kamay. And then, kanang kamay, ano? Tapos, kung ilagay nyo yung kamay sa scanner, automatically, ano, lahat. Inihanda nila para sa shopping nila. Kaya hindi kailangan pera, hindi kailangan smartphone pa, kamay lang, dalhin. Yung bang bagong klase ng Amazon Go noong October na lumabas doon sa Amerika. Talagang ano, kaya nang sinabi ng Bible, ito pa ang ginawa nila. Pick. Tapos pasok, labas, wala na, tapos na lahat. Kaya, talagang malapit na po ang kanyang pagdating. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat nakalugo sa inyong ama na ibinigay sa inyo ang kaharian, ang kanyang kaharian. Darating na po ang kanyang kaharian. Basta lindol-lindol, lumindol pa ulit-ulit doon sa Japan, kaisaan, ano, ngayon. Sabi na nga ang scientifico, kung lampas na yung 2024, talagang nagiging iba daw yung ating klima. 2024, 2 years lang natitira ngayon. 2 years lang. Mugaya na alam ninyo, noong April, just last week, dumaan yung malakas na bagyo dito, no? Ang buti hindi pumasok dito sa ano, hindi siya nakapasok dito sa ano, Bicol. Yung typhoon naman ito, anong pangalan niya? Bisik. Mas malakas daw ito kaysa noon. Last year, ang lakas naman yung ano, bagyo. Ito mas malakas daw. Mas malakas. Kaya po, dahil sa yung ating pagtitipon, siguro, upang protektahan yung aming iglesia, parang binago niya ang direksyon. Pero ipakita niya kung gaano kalakas ang bagyo na ito. Para maitako sila lahat. Darating po ang Panginoon, no? Darating po ang kanyang kaharian. Nawasak ang buong mundo. Natapos, darating po yung panibagong lupa, langit at lupa. Panibagong langit at lupa. New heaven and earth. Ito po ang darating. Yung pang ating pananampalataya. Ito po ang ating pananampalataya. Kaya ano pa ang pananampalataya natin? Yung lahat ng nakasulat sa Bible ay naganap na. Natapos, magaganap ito lahat sa ating buhay. Sa mundong ito, sa buong mundo, tapos sa buhay natin. Mo hindi ito ibig sabihin na mo naganap na ang propesya sa kasaysayan ng Israel lang. Tama po ba? Yung
yung propesya tungkol sa katapusan ng panahon, ito pa ay para sa lahat ng kaluluwa sa mundong ito. Kaya, ano pa ang pananampalataya? Yung lahat ng sinabi ng Bible, yung lahat ng nakasulat sa Bible ay magaganap lahat sa bandang huli. Kung sumusunod sila sa salita ng Diyos, yung pangako ng Diyos tungkol sa biyaya ay magaganap. Kung tumatanggi sila sa Panginoon, yung mga pangako tungkol sa sumpa ay magaganap sa kanila. Basta kahit maniniwala sila sa Diyos o hindi, yung lahat ng sinabi ng Bible, yung nakasulat sa Bible, ay magaganap ng 100%. Yun pa ang ating pananampalataya. Kaya dapat maunahan po natin yung sinabi ng Bible, dahil yung nakasulat sa Bible ay may connection sa ating buhay. Yung lahat ng sinabi ng Bible tungkol sa ating sarili ay magaganap sa bandang huli. Kaya ano pang pananampalataya? Dapat meron po tayong connection sa sinabi ng Bible. Ano ang sinabi ng Bible tungkol sa ating sarili? Yung Israel naman po, ito pang nagsisilbing buhay na halimbawa para sa atin. Ganon pala, yung lahat ng sinabi ng Bible, nakasulat sa Bible tungkol sa Israel, ay naganap na. Ibig sabihin, yung lahat ng nakasulat sa Bible tungkol sa atin, magaganap din. Tama po? Kaya yun pa ang ating pananampalataya. Kung ito pa ay mangyayari talaga, o magaganap talaga, dapat natin maunawaan yung sinabi ng Bible para natin tanggapin ang kanyang biyaya ayon sa kanyang pangako. Kaya po, ano po ang Biblia? New Testament or Testament, lumang tipan, bagong tipan. Ito po ay pangako ng Diyos. Yung lumang pangako ng Diyos. Ano po? Tungkol sa pagdating ng Panginoon Jesus bilang ating tagapaligtas. Ayon sa pangakong ito, dumating na ang Panginoon Jesus noon pa. And darating daw pa ulit, ito pang New Testament, panibagong pangako tungkol sa kanyang ikalawang pagbabalik. Yung mga pangako ng Diyos, yung mga tanda ng katapusan ng panahon ay naganap na lahat ngayon. Kaya po, meron po tayong dakilang pangako ng Diyos. Ikalawang Pedro, chapter 1, page 400, sa bagong tipan, page 400, ikalawang Pedro, chapter 1, verse 4. Gayon niya ipinakaloob sa atin ang kanyang mahahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanibutan dahil sa masamang paknanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Gayon niya ipinakaloob sa atin ang kanyang mahahalaga at mga dakilang pangako. Gaano kadakila ang pangako ng Diyos? Upang sa pamagitan ng mga ito ay magkatakas kayo sa kabulukang nasa sanibutan. Yung mga lahat ng bagay sa sanibutan ay nawawasak sa bandang huli. Sa pangitan ng ngayon, malakas na lindor, mga bagyo, sa bandang huli, apoy. Nawasak po ito lahat. Kaya, meron po tayong dakilang pangako ng Diyos tungkol sa kanyang darating na kaharian, panibagong langit at lupa. Tapos, gagantian tayo ng Diyos ayon sa ating ginawa. Kaya makaroon tayo ng kung ligtas na po tayo, magkaroon tayo ng malaking gantimpala doon sa langit, magpakailaman.
Kaya gaano kahalaga o gaano kadakila yung pangako ng Diyos na natanggap natin. Pero yung mga mga tao sa labas na hindi nakakaalam kung ano ang sinabi ng Bible, kaya yung mga tunay na ligtas, konti lang naman. Pero darating po ang Panginoon Jesus para sa mga tunay na ligtas, kahit konti po sila. Kaya po kaya ng screen na ito, sapagkat kami ay lumalakad sa pamamagitan ng ano? Pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Gaya ng picture na ito, ano po? Nakita natin, natakwan natin yung isang tao na lumalakas sa ibang kabilang direksyon. Yung mga iba naman, pumunta sila dito. Siya naman, nasa ibang direksyon. Saan ka na? Oh, sa church? Ha? Bakit? May ano, may Bible study? Ay, bakit kailangan? Pagod na naman. Busy naman. May birthdayhan, halika dito. Oh. Yung lakad ng tunay na ligtas, tapos yung lakad ng hindi ligtas, makaiba po sila. Makaiba po sila. Naintindihan po? Sila po ay, yung mga ligtas, sila po ay nasa daan, patungo sa langit. Yung mga hindi ligtas, sila po ay nasa daan, patungo sa impyerno. Kaya iba po ang lakad nila talaga. Yung pang natural. Kaya kami po ay lumalakas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng paniningin o paknanasan ng laman. Kaya meron din pong tayong Bible seminar, no? May 1 and 2. May 1 naman Labor Day, kaya holiday po ito. Saan ka na? Bible seminar, ha? Ano ba 'yan? Dito tayo sa swimming, no? Doon sa ano, saan-saan. Ano po? Iba po yung ating lakad dahil naunan po natin kung ano ang katotohanan, no? Kaya konti lang maligtas. Kaya gaya ng picture na ito, yung mga lumalakad kasama ng Diyos ay konti lang naman. Ito po ang natural dahil ang buong mundo ay puspos ng kasalanan. Lahat ng kaluluwa ay pinanganak ng makasalanan. Kaya basically, matigas po ang puso ng mga tao sa mundong ito. Kaya ang buti, ligtas na po tayo. Kaya dati naman po, doon po sa Korea, dati, mga noon-noon pa, narinig ko yung ganitong patotoo ng maraming beses. Umaten sila sa Bible seminar mo sa pamamagitan ng DVD o live kahit papano. Pagkatapos ng session 4 tungkol sa kasalanan at impyerno, hindi daw sila nakatulog ng maayos. Ano pang dahilan? Nakatakot sila. Totoo talaga ang Biblia? Totoo pala ang Biblia? Totoo pala ang impyerno? Marami pala yung kasalanan ko. Ibig sabihin, sigurado makapunta sa impyerno. Ganun ang katakot sila. Hindi sila daw nakatulog ng maayos. Yung pang sinabi nila, noon, mga 30 years ago. Ngayon naman, kahit pakatapos ng session 4, ano po? Kung may birthdayhan, session 5, next time na lang, pumunta sila sa birthdayhan. Mo kasalan, mo ano, inuman, fiestahan. Ang tigas ang puso nila, no? Kaya unti-unti sa paglipas ng panahon, nagiging mas matigas ang puso nila.
Kaya sa bandang huli, darating ang Panginoon Jesus, hahatulan po ang lahat ng kaluluwa sa mundong ito. Yung mga daligtas, yung konti, ito lang kukunin ng Diyos. Kaya po, tandaan po natin, yung lakad ng tunay na ligtas ay iba sa mga lakad ng mga hindi ligtas, mga makasalanan. Ito pang natural. Kaya, doon po sa Hebrew chapter 11, buksan po natin ang Biblia, Hebrew chapter 11, Hebreo, page 380 sa bagong tipan po. Sa pananampalataya, chapter 11 naman po, itong course sa pananampalataya. Kaya ito po ay tinatawag ito ay chapter ng pananampalataya. Hebrew chapter 11. Ano ang nangyari sa kanila? Ha? Yung mga pinuno ng mananampalataya. Mula kay Adam, Abel, tapos tuloy-tuloy. Verse 7 naman, sa pamagitan sa pananampalataya, si Noe, nang mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita at pinakinggan ang babala at gumawa ng isang daon para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan. Sa pamagitan nito, hinatulan niya ang sanibutan at siya ay magiging takapakman na ng katuwiran ayon sa pananampalataya. Sa pananampalataya, si Noe nang mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita. Hindi pa nakikita. Siguro, hindi ko alam. Alam nyo po ba ito o hindi? Sa panahon ni Noe, dahil sa tubig na bubong sa itas ng langit, meron pong tubig sa itas ng langit. Siguro alam nyo po ito. Ano? Pinakaran nyo na yung sa Bible seminar. Sa panahon ni Noe, meron pong tubig sa itas ng langit. Parang bubong na ito. Tubig na bubungan. Dahil dito, yung sikat ng araw hindi nakapasok sa mundong ito ng masyado. Kaya yung temperatura sa buong mundo ay palaging maligamgam lang. And dahil sa tubig na ito, yung init sa sikat ng araw ay nakakalat sa buong mundo. Ayon sa nakasulat sa Bible, wala pong taklamik, wala pong tak-init sa panahon ni Noe. Kaya wala din pong tak-ulan, wala din pong bagyo sa panahon yon. Ibig sabihin, wala pong pakpaha sa pamitan ng tubig. Tubig paha, wala po sa panahon yon. Kaya nang narinig nila ang mensahe ni Apostle, ang mensahe ni Noe tungkol sa malaking baha, ano daw? Hahatulan daw ng Diyos ang buong mundo sa pamamagitan ng malaking tubig daw. Ha? Malaking tubig? Sirang ng bait yata si Noe. Matanda na kasi, sirang ng bait. Ngayon din po, anong sinabi ng Bible? Hahatulan daw ng Diyos ang buong mundo sa pamamagitan ng ano? Apoy. Ha? Apoy? Ay, sirang ng bait yata. Kaya matindi po ang pag-uusik sa panahon ni Noe. Yung lakad ng pamumuhay ni Noe, yung lakad ni Noe, tapos yung lakad ng mga iba, syempre po, makaiba po yon. Yung pamumuhay ni Noe, yung pamumuhay ng mga iba, makaiba talaga. No? Sayang yung gastos niya para sa paggawa ng arko. Sayang. Kaya po, si Noe naman po, napaka-busy siya para sa paggawa ng malaking arko. Ngayon din po, tayo din po ay busy-busy dahil sa paggawa ng
arko ni Noe paulit para sa mga ibang kaluluwa, para sa kaligtasan ng iba, no? Ngayon meron po tayong Bible seminar May 1 and 2, tapos May 3 hanggang May 7 meron pong Bible seminar, no? Sa bahay-bahay. Bakit po kailangan ganito? Dahil darating na po ang katapusan ng panahon. Kaya po yung pamumuhay ng mga ligtas na may pananampalataya at tapos yung pamumuhay ng hindi ligtas ay makaiba po ito. Yung pang natural, no? Kaya sa pananampalataya si Noe, nang mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi nakikita, ay pinakinggan ng babala, gumawa ng isang daon para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan. Sa pamagitan nito, hinatulan niya ang sanibutan. Kayong pang nangyari. Tapos ngayon, nakita natin yung maraming mga ebidensya tungkol sa malawakang pandaigtigang baha sa buong mundo. Yung tipak ng yelo sa South and North Pole, yung matas na buntog, maraming mga fossil na hayop. Kaya po, hindi nakita po natin yung bakas ng sinaunang arko, yung barkong ito. Tapos, sa pananampalataya, chapter 11 pa po, verse 30, sa pananampalataya ay gumuho ang padre ng Jericho pagkatapos malibot ang sa loob ng 7 araw. Yung Jericho, lunsong ng Jericho, ito po, malaking lunsod na ito. Pero sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, winasak na ito. Sa detalyadong paraan, ano po? Lindor. Kaya lilindor naman po, paulit-ulit. Mo busy-busy po sila sa pagtayo-tayo ng bahay, ay nawasak naman sa bandang huli lahat sa pamamagitan ng lindor. Mataas ng mga gusali, lahat nawasak yan, sinabi ng Bible. Busy-busy sila para sa pagtatayo ng mataas na yung gusali. Hangar na bangka nito kasi nawasak yan sa bandang huli lahat sa madaling panahon. Sa pamamagitan ng lindor, giyera. Tapos, sinabi ng verse na ito, verse 32, ano pa ang dapat kong sabihin sapagkat kukulangin ako ng panahon kung isasalaysay ko pa ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jephtha, David, Samuel at sa mga propeta, na ang mga ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya ay lumupik ng mga kaharian, naklapat ng katarungan, naktamo ng mga pangako, nakpatikom ang ng mga bibig ng mga leon, pumatay ng bisa ng apoy, tumakas sa mga talim ng tabag, lumakas mula sa kahinaan, nagiging makapangyarihan sa digmaan, mapaurong ng mga hukpong dayuhan. Sa pananampalataya, si David, si Saul, si Samuel, mga propeta, lahat po sila nakatakos sa Kuliat. Yung Kuliat po, yung higanteng tao, Palestino, higanteng giant. Nakatakos sila sa Kuliat. Lahat sila nakatakot sa Kuliat. Pero si David naman, tumatakpo siya patungo sa Kuliat para patayin ito. Malit naman siya. Iba po ang direksyon. Iba talaga ang direksyon. Kaya po, sa panahon ni Moses din, sabi ng Diyos, iniutos ng Diyos na punta ka sa lupaing Kanaan. Kaya lahat ng Israelita ay nakbiyahe tungo sa lupaing Kanaan. Sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot, magpakatatak kayo, mastan ninyo ang paklilitas ng Panginoon na kanyang gagawin sa iyo ngayon. Sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo muling nakakita kailanman. Huwag kayong matakot. Sinabi ng Diyos naman, punta ka sa lupaing Kanaan. Sa harap nila, may pulak, dagat na pula.
Sabi ng Diyos, punta ka sa lupain ka na, may dagat naman, paano kaya yan? Sa likod naman, sundalo ang Ehipto. Ano ang kalooban ng Diyos? Punta ka sa lupain kanaan. Pero nahati ang Diyos ang dagat na pula upang gumawa ng tuyong lupa para sila pa ay dumaan doon sa ginna ng dagat na pula. Kaya po, kami ay lumalakas sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamagitan ng paniningil. Ayon sa paniningil nila, imposible po ito. Sa harap, dagat na pula. Sa likod, sundalong Ehipto. Pero iniligtas ng Diyos ang Israelita mula sa kamay ng sundalo, sundalong Ehipto. Natapos, ginawa niya ang tuyong lupa sa ginna ng pulang dagat, dagat na pula. Ito po ang ibig sabihin ng ating Kristiyanong pamumuhay. Ligtas na po tayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Lumalakad tayo kasama ng Panginoon sa ating Kristiyanong pamumuhay. Eh, kaya po, Unang Korinto chapter 16 verse 13, Unang Korinto chapter 16 verse 13, makyak kayo, manindigan kayong matibay sa pananampalataya, magpakalalaki kayo, magpakatatak kayo, manindigan kayong matibay sa pananampalataya, manindigan kayong matibay sa pananampalataya. Ito pang mensahe para sa mga sisters, mga babae. Kahit babae kayo, pagdating sa pananampalataya, magpakalalaki kayo. Spiritually, walang babae. Spiritually. Kaya, manindigan kayong matibay sa pananampalataya. Kasi walang imposible sa Diyos. Kaya una, tandaan po natin, yung lahat ng sinabi ng Bible, lahat ng nakasulat sa Bible ay magaganap. Kaya kung dumating na po yung mga pagsubok na hindi natin inaasahan, sabi ng Biblia, huwag kayong matakot. Basta walang imposible sa Diyos, manalangin po tayo sa Panginoon, magtitiwala tayo sa Kanya, patuloy-tuloy. Kaya Marcos chapter 9, Marcos chapter 9 verse 23. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo ang lahat ng bagay ay maaring mangyari sa kanya na mananampalataya. Agad sumigaw ang ama ng bata na sinasabi, mananampalataya ko, tulungan mo ang kawalan ko ng pananampalataya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, bakit sinabi niyo na ganito? Ang lahat ng bagay maaaring mangyari sa kanya na mananampalataya. Ibig sabihin, walang imposible sa Diyos. Nothing is impossible with God. Okay? Kaya sa ating Kristiyanong pamumuhay, pagkatapos tayo pa ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, ano po ang kailangan? Pananampalataya din po, paulit.
sa ating Kristiyanong pamumuhay. Dahil tayo pa ay anak ng Diyos, anak tayo ng Diyos bilang ating ama. Dahil minamahal niya tayo, kung dumating na yung mga pagsubok, gagawa ang Diyos ng mga paraan upang lampasan yung lahat ng pagsubok ng mabuti. Kaya minsan, ano po, gaya nito, tingnan po natin ang screen, merong isang bata na umiiyak kasi malalim daw. Umiiyak siya. Malalim po ba ito? Malalim daw siya. Malalim yung daga. Pero tingnan mo yung ano, paa ng magulang niya sa palibot. Hindi ito malalim, di ba? Hindi po ito malalim. Naintindihan po? Tingnan nyo yung paa ng isang babae. Hindi po ito malalim. Kung tumayo siya, hanggang dito lang yan. Pero umiyak siya. Bakit po? Nakatakot. Kaya sinabi ng Bible, sinabi ng mga Kristiyano, God has everything under control. Ang lahat ng bagay ay nasa kanyang control. His timing is perfect. His timing is perfect. Eh, kaya po, huwag kayong matakot, sabi ng Biblia. And then, tapos, sabi dito, agad sumigaw ang ama ng bata na sinasabi, mananampalataya ako, tulungan mo ang kawalan ko ng pananampalataya. Kaya ano po ang hadalangan sa ating Kristiyanong pamumuhay? Yung mga pagsubok, yung mga kapaligiran natin, yung mga ano-ano? Hindi. Ano pang tunay na issue sa ating Kristiyanong pamumuhay? Yung pananampalataya. Yung kawalan ko ng pananampalataya. Ito po ang issue. Kung mahina po yung ating pananampalataya, yun po ang nagiging issue. Kaya kahit tumating na kahit anong uri ng pagsubok, kung meron po tayong pananampalataya na malakas, lalampasan po natin yung mga pagsubok na ito ng madali kasama ng Panginoon. Kaya kailangan yung ganitong prayer. Agad sumigaw ang ama ng batang ito, mananampalataya ako, tulungan mo ang kawalan ko ng pananampalataya. Ibig sabihin, Panginoon, tama po, yung mahina po yung pananampalataya ko. Bigyan mo ako ng mas saganang pananampalataya. No? Ayun po ang mahalagang panalangin sa ating Kristiyanong pamumuhay. Meron akong problema, ganito, Panginoon, tulungan mo ko, ganito. Yun din po ang kailangan. Pero, ano pang mas importante? Tulungan mo ako, tulungan mo ang kawalan ko ng pananampalataya. Natapos, yung Panginoon po ay, Panginoon Jesus, yung banal na Espiritu mismo, ay mananalangin sa Panginoon. Mananalangin sa Panginoon para sa ating pananampalataya. Doon po sa Lucas chapter 22, page 144, Lucas chapter 22, verse 33, subalit ako ay nanalangin para sa iyo upang ang inyong pananampalataya ay huwag na mawala. Kung makabalik ka ng uli, palakasin mo ang inyong mga kapatid. Simon, narito. Hiningi ni Satanas na liligin kayo gaya ng trigo. Si Simon Pedro, alam ng Panginoon Jesus na siya po ay tatanggi sa Panginoon ng tatlong beses. Alam ng Panginoon Jesus. Kaya, ang Panginoon Jesus mismo ay manalangin
para kay Pedro. Para ano po? Upang ang inyong pananampalataya ay huwag mawala. Kaya ito pa ay mahalaga. Ano po? Sa pangitan ng panalangin ng Panginoon Jesus, tuloy-tuloy po tayo sa ngayon, sa Kristiyan ng pamumuhay, ito din po ay malaking biyaya. Gaya ng alam po natin, lahat po tayo ay mahina, lahat po tayo ay hindi sapat, pero tuloy-tuloy po pa rin tayo sa Kristiyan ng pamumuhay. Bakit po? Dahil sa panalangin niya tungo sa atin. Ngayon naman, sino ang nanalangin para sa atin? Espiritu Santo. Roma chapter 8. Roma. Verse 26. Roma chapter 8 verse 26. Gayun din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi may pahayag. Alam niyo po ba ito? Ang Espiritu Santo ay tumutulong sa ating kahinaan. Sa pangitan ano po? Panalangin. Ang Espiritu mismo ay nanalangin para sa atin. Kaya dahil sa panalangin niya, ito pa ay malaking biyaya, malaking bagay sa atin lahat. Ang banal na Espiritu ay manalangin sa atin, para sa atin. Panginoon, tulungan mo sila para hindi sila nahulog sa tukso, hindi para lumipas sila sa mga pagsubok ng mabuti. Yung banal na Espiritu ay manalangin para sa ating lahat. Kaya gaano kalaki ang biyaya ng Diyos. Kaya ito pa ang ating pananampalataya, no? Kaya walang imposible sa Diyos. Yung lahat ng mga bagay ay nasa kanyang control. Kaya meron pong interesadong papaliwanag ng Panginoon Jesus doon po sa Mateo chapter 10. Mateo chapter 10 verse 29. Mateo chapter 10 verse 29. Hindi ba ipinagbibili ng isang kusing ang dalawang maya? Ngunit isa man sa kanila hindi nahuhulog sa lupa na hindi pati ng inyong ama. At maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat. Kaya kung walang plano ng Diyos o balak ng Diyos, hindi po ito mangyari. Ano po? Kahit isang isa sa mga dalawang maya ay hindi mahulog sa lupa kung hindi ito kalooban ng Diyos. De tapos, alam ng Diyos kung ilan ang buhok natin. Ilan pa ang buhok nyo? Alam mo po ba? Ilan pa ang buhok nyo? Wala kayong buhok. Meron pa. Pero hindi nyo alam kung ilan. Siguro wala, no? Kaya hindi nyo alam. Meron po. Kasi madami, ano? Kahit ito po ay buhok natin, hindi natin alam kung ilan po ito kaysa ating ulo naman. Pero ang Diyos nakakaalam lahat, ano? Yung kung ilang yung buhok pa. Ibig sabihin, alam ng Diyos tungkol sa atin lahat. Kaya kung tandaan po natin na nothing is impossible with God, lahat ng bagay nasa kanyang control. Kahit dumating na yung mga iba't ibang uri ng pagsubok, kaya natin harangin, kaya natin lampasan ang mga
Pagsubong na ito na may pananampalataya. Na may pananampalataya. Eh, kaya po, doon po sa Josue chapter 10, Josue chapter 10 sa lumang tipan po, chapter 10, 300 lumang tipan, 335 Josue chapter 10 verse 10. Nilito sila ng Panginoon sa harapan ng Israel ang kanyang pinatay at kanyang pinatay sila ng isang kakilakilabot na patayan sa Gibeon. At kanyang hinabor sila sa daang paahon sa Bet Horon. At tinugis sila hanggang sa Aseka, sa Maketa, habang tumatakas sa harapan ng Israel. Samantalang sila ay pababa sa Bet Horon, ay pinaksakan sila ng Panginoon sa Aseka ng malalaking bato mula sa langit. At sila ay namatay. Higit na marami ang namatay sa pamamagitan ng mga batong graniso kaysa pinatay ng mga anak ni Israel sa pamamagitan ng tapang. Kaya yung mga Kristiyano, sino po sila? Sila po ang sundalo ng Diyos. Sundalo. Sundalo ng Diyos. Kahit sa mundong ito, yung pamumuhay ng isang sundalo tsaka yung karaniwang tao ay makaiba po yun. Yung pamuhay ng sundalo, makaiba talaga, iba po sa mga pamuhay ng karaniwang tao. Tama po ba? Naintindihan po? Yung bahay nila sa loob ng kampo, walang masyadong ano po, maraming ano po, free time. Kung meron pong giyera, sila po ang nauna para sa bansang Pilipinas. Yung pang sundalo. Yung sundalo ng iglesia, yung sundalo ng Panginoon ay iba po sa mga pamumuhay ng hindi ligtas, no? Kaya nasa giyera na po tayo, spiritual. Ang Panginoon Jesus, siya pang ating general. Yung ating kaaway, sino po sila? Yung masamang espiritu. Kaya nilito sila ng Panginoon sa harapan ng Israel. And tapos, doon po sa verse 11, habang tumatakas sa harapan ng Israel, samantalang sila ay pababa sa Bet Horon at ay binaksakan sila ng Panginoon sa Aseka ng malalaking bato mula sa langit. Pinapatay ng mga Israelita ang mga kaaway nila sa pamamagitan ng tabak nila, pero mas maraming kaaway nila ay pinatay ng Diyos sa pamamagitan ng mga bato mula sa langit. Ito pa ang ating Kristiyan ng pamumuhay. Kung sumusunod tayo sa kanyang kalooban kahit sa ginna ng pagsubok, sa pamamagitan ng pananampalataya, gagawa ang Diyos ng mga paraan. Tutulungan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Sa pamamagitan ng mga bato, buhas sa langit, maraming kaaway ay namatay. E kaya po, nang sumunod sila sa Panginoon, ito pa ang nagiging ginawa ng Diyos. Ngayon araw din po, saan ka na? Sa church. Ay, pagod naman. No? Bakit pupunta ka sa church? Pahinga na lang sa bahay. No? Yun po ang inisim ng mga hindi ligtas.
Tayo naman po, iba po ang ating lakad. Ay, mo, brother, sister, ano, kumusta ka na? Noong linggo parang hindi ko nakita. Kasi noong linggo meron akong importanteng ibang lakad. Sa linggo, meron po tayong ibang mas importanteng lakad kaysa paglilingkod sa Panginoon, kaysa pagsunod sa kanyang kalooban. Kaya ano po ang kagustuhan ng Diyos? Paano tayo nagiging kalugod-lugod sa kanya? Eh kaya po nang nakita natin yung mga pagsubok na darating, huwag kayong matakot. Sabi ng Panginoon, walang imposible sa kanya. Lahat ng bagay nasa kanyang control. Kaya kung sumusunod tayo sa kanya, nararasan po natin yung kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Kaya doon po sa Mateo chapter 14, Mateo chapter 14 verse 25. Nang madaling araw na lumapis siya sa kanila. Nang madaling araw nang lumapis si Jesus sa kanila, nang lumalakas sa ibabaw ng dagat. Nang nakita nila si Jesus na lumalakas sa ibabaw ng dagat, nagulat sila. Verse 26, nang nakita ng mga alagat na siya ay lumalakas sa ibabaw ng dagat, nasindak sila na nagsasabi, "Multo." Nagsigawan sila sa takot. Multo. Meron po bang multo? Talaga? Ano pang multo? Yung espiritu ng mga patay. Ito po ay ano, hindi totoo, tama po ba? Wala pong multo sa mundong ito. Ito is superstitious faith. Superstitious faith. Ayon sa hindi katotohanan. Nasaan yung espiritu ng mga patay ngayon? Doon sa, kung ligtas na siya, doon sa paraiso. Kung hindi siya ligtas, doon sa Hades. Walang mga espiritu ng patay na gumagalaw sa mundong ito. Impossible na. Basta, akala nila, multo na ito. Verse 27, ngunit nagsalita kaagad sa kanila si Jesus na nagsasabi, lakasan ninyo ang inyong loob. Ako na ito, ako. Huwag kayong matakot. Jesus pala. Verse 20, sumago sa kanya si Pedro na nagsabi, Panginoon, kung ikaw yan, ipautos mo sa akin, lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig. Nang narinig nila ito, mas magulat sila, nagulat sila. Ha? Sinabi Pedro, kung ikaw ay Panginoon Jesus, ipag-utos mo sa akin na lumapit sa iyo sa ibabaw ng dagat. Sinabi ni Jesus, halika. Kaya bumaba si Pedro doon sa dagat na may malakas na hangin ngayon, bumaba siya. Tapos, ano po? And lumakad sa ibaba ng tubig patungo kay Jesus. Ito pang imay ng ating Kristiyan ng pamumuhay. Yung dagat naman po, ito pang imay ng ating mundo, makasalan ng mundo. Nasaan yung Kristiyan ng pamumuhay? Sa ilalim ng tubig o sa ibaba ng tubig? Sa ilalim ng mundong ito o sa ibaba ng mundong ito? Dapat tayo pa ay nabubuhay o lumalakad kasama ng Diyos sa ibabaw ng kasalanan ng mundong ito. Dapat tayo pa'y humihiwalay sa paknanasan ng laman sa mundong ito. Ngunit, nang mapansin niya ang hangin, natakot siya.
natisod, nabuwal. Nang siya'y papalubok na sumisigaw siya, "Panginoon, iligtas mo ako." Inabot ka agad ni Jesus ang kanya kamay niya, hinahawakan siya na sinasabi sa kanya, "O ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nakalinglangan?" Nang makasakay na sila sa bangka, ay huminto kaagad ang hangin. Sinamba siya ng mga nasa bangka, nagsasabi, "Tunay, ikaw ang anak ng Diyos." Inabot kaagad ni Jesus ang kamay niya, ay hinahawakan siya, "O ikaw na maliit ang pananampalataya." Ano pang issue sa pananaw ng Diyos? "O Pedro, bakit hindi ka marunong sa paklangoy?" Hindi. "Bakit maliit ang pananampalataya mo?" Kaya sabi ng Panginoon Jesus, "Palakasin mo ang inyong loob na may pananampalataya." Ayon sa pangako ng Diyos. Kaya ito pa ay kailangan sa ating buhay. Walang imposible sa Panginoon. Yung lahat ng bagay nasa kanyang control. Siya pa ay makapangyarihan Diyos. Siya pa ang ating Ama. Kaya mapansin niya ang mga hangin. Sino ang gumagawa ng hangin? Ang Diyos naman. Sa halip ng Panginoon, natako siya sa hangin. Eh, kaya sa ating Kristo ng pamumuhay, ito din po ay mahalaga. Darating po ang Panginoon Jesus. Meron po tayong mahalagang pangako ng Diyos. Siya po ang makapangyarihang Diyos. Minamahal niya tayo. Paano natin malaman na siya po ay umiibig sa atin? Tingnan natin ang cross. Pakmastan ninyo ang cross. Bakit si Jesus ay pinako sa cross? Una, dahil sa ating mga kasalanan. Pangalawa, dahil minamahal niya tayo. Tama po ba? Kaya gaano kalaki ang pakibig ng Diyos? Kaya huwag tayong matakot kaysa anong sitwasyon. Kaya yun po ang ating pananampalataya. Kaya Unang Juan chapter 5. Unang Juan po chapter 5. Unang Juan chapter 5 verse 4. Sapagkat ang sino may ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. Ito ang takumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Sino ang dumadaig sa sanlibutan? Kundi ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Sapagkat kung ang sino man ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. Ito ang dakumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Kaya, gaya ng sinabi natin kanina, yung pananampalataya, ito pa ay libre. Kailangan po ba yung mga pera? Kailangan po ba yung mga skill upang makamtan yung pananampalataya? Hindi. Kung meron po tayong hangarin tungo sa Diyos, magkaroon tayo ng pananampalataya. Kung naniniwala tayo sa Diyos, kung mananampalataya sa sumasampalataya sa salita ng Panginoon Jesus, ano pang kasunod? Magsunod. Lakad. Ano pa ito? Ito pa ay gawa. Lumalakad kayo sa pananampalataya. Ibig sabihin, meron pong kasunod na pananampalataya. Ngayon na raw din po, ano pa ang kalooban ng Diyos? Manatili kayo sa puno ng ubas. Manatili kayo sa iglesia. Yung pagtitipon na ito.
yung pang-utos ng Diyos dahil sa kahit anong uri ng rason, kung hindi po tayo manatili sa Kanya, wala pong mangyayari sa atin. Pero kung tuloy-tuloy po tayo sa pagsunod sa Kanyang kalooban, kung manatili tayo sa Panginoon, sa Kanyang pagtitipon, fellowship, yung pagtitipon, narasan po natin yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya ito ang ating takumpay na dumadaig sa sanibutan. Sabi ng Panginoon, naroon ako sa ginna nila. Kaya bakit nandito po tayo? Ayon sa pangako ng Diyos. Dahil maniniwala tayo sa Panginoon. Dahil minamahal po natin ang Panginoon. Minamahal mo ba ang Panginoon? Minamahal mo ba ang Panginoon o hindi? Minamahal mo ba yung Panginoon o hindi? Kung minamahal po natin ang Panginoon, dapat natin sundin ang Kanyang kalooban. Kaya ngayon naran naman, wala na iba. Ano pa ang kalooban ng Diyos? Manatili kayo sa puno ng ubas, yung pagtitipon. Kung hindi, yun ang paksuway. Eh, kaya po, Santiago chapter 2, verse 22, Santiago chapter 2 verse 22, nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. Ang pananampalataya ay nagiging ganap sa pamamagitan ng mga gawa. Kaya paano tayo lumago spiritual? Paano yung ating pananampalataya ay lumago? Wala na iba, sa pamamagitan ng gawa. Kung talagang naunan po natin na totoo talaga ang Biblia, kung talagang maniwala tayo sa kanyang sinabi, ano pang mangyari? Gusto natin sundin kahit sa anong sitwasyon. Kaya naniniwala daw sila sa kanyang salita, pero mahina po ang kanilang pagsunod, mahina po yung gawa nila. Bakit po ganon? Kasi hindi sila naniniwala sa kanyang salita ng lubos. Kaya po, wala pong resorta. May na po yung gawa nila. Kung naniniwala na sila na tayo pa'y puno ng ubas, tayo pa'y sanga ng puno ng ubas, kung tayo pa'y talagang bahagi ng katawan ni Kristo, natapos kung ligtas na po sila, bakit hindi sila nanatili sa Iglesia? Ano pang dahilan? Wala na iba yan. Kaya nakikita mo ang pananampalataya ay gumagawang kalakit ng kanyang mga gawa. Ang pananampalataya naging ganap sa pamamagitan ng mga gawa. Kaya doon po sa mga Israelita, maraming mga reklamo. Sino po sila? Hindi po yun Israelita. Mga halo-halo daw. Mga ibang lahi. Kaya dati po, meron pong itong nangyari. Pagkatapos ng pagtitipon, dahil sa pandemic yata, wala na po yung pagkain, pero konting late naman, uwi po sila. Meron pong isang nakleklamo tungkol doon. Malit na bagay naman. Nakleklamo sila. Ay, hindi pa sila ligtas. Hindi pa pala sila ligtas. Kaya nakleklamo sila kaagad. Mahina pala yung pananampalataya. Dahil sa konting bagay. Reklamo pa ulit-ulit. Yung pang pamumuhay ng mga Israelita doon sa ginna ng disyerto. Kaya po, doon po sa Ikalawang Pedro, chapter 1, page
400. Sa bagong tipan po, page 400. Unang ikalawang Pedro, chapter 1. Ikalawang Pedro, chapter 1, verse 5. Dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman, ang kaalan ng pagpipigil, ang pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging makadiyos, ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid, ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoon, Hesu Kristo. Gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalatay ng kabutihan. Kabutihan, sa madaling salita, pagsunod. Ang kabutihan ng kaalaman. Ang kaalaman ng pagpipigil. Kaya hanggang sa naunan po natin, una, pagsunod. Gaya ng pinarap po natin, ano pang yung ating Kristiyan ng pamumuhay, manatili kayo sa pagtitipon, yung iglesia. Yun pa ang pinakaunang utos ng Diyos. Kaya nandito po tayo, para ano po? Para sa ating espiritu. Pagsunod. Tapos, mas saganang kaalaman tungkol sa kalooban ng Diyos. Ang kaalaman ng pagpipigil. Ang pagpipigil ng pagtitiis. Ang pagtitiis ng pagiging makadiyos. Kaya para natin sundin ang kanyang kalooban, ano po ang kailangan? Pagtsatsaga, pagtitigil. Tuloy-tuloy. Self-control. Endurance. Kaya, meron pong mga kapatiran na tuloy-tuloy palagi sa pagtitipo. Meron pong mga kapatiran na paminsan wala, paminsan meron. Dito, paminsan ano, marang iba't-ibang dahilan, mga ano-ano. Kaya kung ganun, meron silang problema sa kanilang spiritual na paklago. Ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid, ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Kaya kung lumalakit ang ating pananampalataya sa pangitan ng pagtsatsaga, pagtitiis, magkaroon tayo ng mature na yung pananampalataya. Ayon sa pananampalatayang ito, kaya natin ibigin ang mga kapatiran at ibang mga kaluluwa. Kung hindi tayo dumadaig sa ating sariling paknanasa pa, paano tayo tumulong ang mga ibang kaluluwa? Kung hindi tayo dumaig sa ating sariling paknanasa pa. Nang dumadaig tayo sa ating sariling paknanasa ng laman, kaya natin tulungan yung mga ibang kaluluwa. Kaya po, ito pa ang espiritu na paklago. Gaya ng screen na ito, faith and virtue, knowledge, self-control, perseverance, godliness, and brotherly kindness, and love. Ito pa ang pagkasunod para sa ating espiritu na paklago. Saan ka na ngayon? Faith. Nang tayo pa ay naligtas, magkaroon tayo ng faith. Pero sa pamamagitan ng salita ng Diyos, patuloy-tuloy, dapat tayo pa ay lumago sa faith, virtue. Ano po? Pagsunod. Knowledge. More understanding. And tapos, para pagsunod sa kanyang kalooban, tuloy-tuloy, kunwari, tuwing linggo, dito na lang ako, tuloy-tuloy,
para sa Panginoon. Dahil sa pangako ng Diyos, naroon ako sa gitna nila. Kaya, gaya ng pinarap po natin, bakit mahalaga ang araw ng Panginoon? Dahil ito po ang araw ng kanyang muling pagkabuhay. Ito pa ang araw ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ipinakita ng Diyos ang kanyang katawan. Ipinakita ng Panginoon Jesus ang kanyang katawan sa araw na ito, paulit-ulit. Sinabi ng Panginoon Jesus, naroon ako sa gitna nila. At sa tuwing Linggo, kung meron po tayong ganitong pagtitipon, sa pananaw ng Diyos, ito pa ay pinakamahalagang bagay. Kaya, tuloy-tuloy po tayo sa pagtitipon. Sa tuwing Linggo, ito pa ang ano po, self-control. Kung dumating na yung mga kahipagsubok, yung konting ano po, bagay, dahil sa konting mga bagay, iba-ibang dahilan, kung ayaw nila umaten, kung naging tamad, paano sila lumago? Self-control, perseverance. Nakabase sa ito, makaroon sila ng banal na pamumuhay sa kanyang sarili. Tapos, nakabase sa yung pagbabagong pamumuhay nila, kaya nilang tulungan ng ibang kaluluwa. Ibang kapatiran muna, tapos ibang kaluluwa na hindi paligtas. Yun po ang brotherly kindness and pag-ibig tungo sa mga kaluluwa. Kaya ano ang dapat unahin natin? Yung ating pagsunod, self-control, perseverance, patuloy-tuloy na pagsunod. Kung ito pa'y naging ayos na, kaya nilang tulungan ng ibang kaluluwa din. Ito pa'y nagiging malaking gantimpala doon sa langit. Naintindihan po? Malinaw po? Sige po, hanggang dito na tayo. Okay, manalangin po tayo. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong banal na salita. Ayon sa pinag-aralan po natin, naligtas po tayo, kami, sa pangitan ng pananampalataya dahil sa inyong patuloy na pagkabay sa amin, manatili po kami sa inyong maluwalhating iglesia. Kaya gaya ng sinabi gaya ng pangako ng Diyos, naniniwala po kami na kayo po ay nandito sa loob ng fellowship at pagtitipon. Kaya pakigabayan niyo po kami ayon sa inyong kalooban para lumalakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng ating paningin. Sa pagdating na May 1 and 2 tapos May 3 hanggang 7, meron po kaming Bible Seminar. Kaya pakitulungan niyo po kami upang magampanan ang inyong mission ng mabuti ayon sa inyong biyaya. Itinalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Kristo ang aming Panginoon. Amen.